Ready ka na ba sa unit turnover mo? Pero teka, ano ba ang kailangan nating gawin during unit turnover? Malamang hindi mo rin alam kaya nag-click ka dito. Kami din, hindi rin namin alam noon yon. Pero dahil tapos yung turnover namin, isa-share namin sa inyo kung ano nangyari during our unit turnover. So tara! Pag sinabihan ka ni Amaya na okay na ang unit turnover mo, ano ba ang mga in-expect mo? Una, kailangan kong ihanda yung pambayad ko monthly, syempre. Mabigat din to, no? Pangalawa, iisipin ko din yung aking for furniture. So, syempre, ang bahay ko is bakante. So, ano ba yung mga kailangan kong bilhin? Ano yung mga gusto kong mangyari? So, lahat yun nasa isip ko. And pangatlo, syempre, dahil bago yung unit mo and bago yung subdivision mo, bagong environment. So, gusto ko na lang itong enjoy it. Hi, I'm Ping. And I am Abby. So, didiscuss natin yung mga katanungan na ito. Unang-una, ano ang dapat i-expect during turnover? Pangalawa, ano ang mga kailangan nating ihanda during the actual unit turnover? And pangatlo, ano ang itsura ng actual unit during turnover? So, question number one, ano ang na-expect mo during turnover? Unang-una, after ng loan signing mo with your bank, in our case, ang BPI, so, in-expect ko na ready na agad yung unit ko for turnover. So, hindi pa pala. So, ang nangyari sa amin ay binigyan pa kami ng 2 months. Actually, ayun ang sinabi nila na expectation na 2 months before namin ma-process yung turnover nyo at mabigay yung actual na unit. 2 months before namin ma-process yung turnover nyo at mabigay yung actual na unit. So, pangalawa, naghintay kami ng sobrang tagal, no? So, dumating yung time na nainip kami, si wife ko, ang ginawa niya is tumawag na siya sa customer service. Yes, dahil sobrang naatat na kami sa bahay. Tapos, ang nangyari is, ang bilis naman nila mag-respond, no? So, thank you sa customer service na nag-attend sa amin. So, ang nangyari is, nireply naman kami agad. I think, parang the day after, no? Nag-reply sila agad. Yes. Tapos, sinabi sa amin na on-process na yung unit, yung turnover namin. Tapos, sasabihan na lang kami na kung kailan siya magiging ready. And then, after 1 week, parang nag-email na sila. So, nagbigay sila ng, I think, 3 days. 21, 22, 23. Siyempre, pinili namin yung Friday. Yes. So, pangatlo, during the turnover, ang nangyari pala is meron pa palang orientation nito. Akala namin ibibigay na agad yung bahay tapos bahala na kayo sa buhay. So, ayun. Nagkaroon kami ng orientation sa admin. So, yung orientation is about sa mga do's and don'ts. Tapos, kung ano yung mga kailangan gawin kapag may gusto kang mga for home improvement, mga renovation, sa loob, sa labas. Tapos, kung sino yung mga kailangan kontakin na person kung meron kayong mga kailangan na documents. So far, okay naman kami lahat. Ang concern lang namin is yung pets. So, sa amin kasi, may pets kami, may 2 kaming large dog, no? So, thankfully, nakalagay doon hanggang 2 lang. So, okay siya. Kasama yung dogs namin pag lumipat kami dito. Tapos, by the way, mga domestic lang, no? Kanina may nagtanong ng chicken. Yes! Kung pwedeng chicken. So, hindi siya pwede. So, hindi pwede ang chicken. Baka mamaya is panabong pala yung chicken. Pwede siguro pagluto na. Pwede yun. Okay, hindi. Tapos, during the orientation, meron kaming nalaman na nakakanabong at nakakanabong. So, later on, ikwento namin. So, magstay kayo sa video hanggang sa video. Question number 2. Ano ang mga dapat ihanda during turnover? Sa atin ang sinabi lang naman, 2 photocopy ng government ID. So,
yun, madali lang. Nakapag-provide naman kami. Actually, kanina lang namin ginawa, no? Before yung turnover. So, before kami pumunta kay Amaya, nagpo-photocopy pa kami. Ayun, and then, ipapasa yun kay admin office before yung orientation niya. Ready na ba kayo na makita ang loob ng ating unit? Ito ang aking tutor. Tara! So guys, ito yung actual na unit. So meron tayong parking dito. By the way, yung fence natin hanggang dito lang. Ito yung walkway. Dito tayo magtatayo ng ating fence hanggang dun sa wall na yon. And also, dito rin sa kabilang side. So for this one, no, ito kapitbahay na natin. Ang provision sa atin ni Amaya dito ay 2 meters high. And then kapag maglalagay tayo ng pader dito, dapat magtatayo tayo ng sarili nating firewall. So, ito kasi is pader na to ni neighbor natin. So, hindi natin to pwedeng dikitan lang basta-basta. Dapat meron tayong sarili nating pader dito. So, itong parking lot natin, designed siya actually for one car only. Pero kung hindi mo naman i-utilize yung laundry area mo, pwede mo extend siguro dito yung sasakyan mo para magkasya yung dalawa. Ito yung isang kwarto sa tapat ng stairs. May isa pang kwarto and ito yung master's bedroom. By the way guys, 3 bedrooms yung provision dito ni Amaya sa unit natin na single home. Pasok tayo sa loob. Dito, during the turnover, nakatiles na yung ating unit. Okay yung windows. And toilet. So sa toilet, kasama na yung sink. Kasama na yung toilet bowl. And meron na siya ng lagay ng sabon, gripo, and shower. Sa ting bintana, go yun sa labas. Dito naman sa may bandang kitchen, meron tayong isang sink. Isa lang siya. So medyo malungkot no kung marami lang gamit. And may mga saksakan siya dito. Ito. Doon at dito. So, ano siya sabi natin kanilang laundry area or dirty kitchen. So, dito, pwede mo rin siyang pasara hanggang 2 meters high para hindi kayo magkasungkitan ng kapitbahay ng mga sinampay. Also, meron din palang saksakan dito. Pero hindi mo na siya nilagyan ng contractor. To follow na lang daw siya kapag ka meron na tayo Meralco. Akyat tayo sa taas. So ayan, andyan pa ang bakas ng construction. Kapag binigay siya sa'yo, hindi pa siya yung sobrang linis. So parang kakagawa lang. So ito yung unang kwarto na tinuro ko kanina. Sabi ko sa tapat ng stairs. Ayan yung stairs. Tapos, meron na siyang abang na for aircon. So, ito, cemento. And then this one, kahoy siya. Ayan. Sa kabilang kwarto, makita natin meron na siyang nakaabang din for aircon. So, silipin natin. Ayan. So, dito yung abang niya ni aircon. Most likely naka-design to for window type. So, ang view natin dito ay yung parking and yung ating laundry area or yung dirty kitchen natin. Next, punta naman natin yung master's bedroom. Meron tayong dalawang window.
lalabas ay sakin natin. Dun banda is I believe yung ginagawa yung pavilion or yung clubhouse natin. Andun din yung swimming pool at saka yung basketball court. So, very swerte yung ating pwesto dito. So, dito, second floor, meron din tayong toilet and bathroom. So, may kasama ng toilet bowl. May sink. Meron na rin gripo and shower. At dahil nakita na natin kung ano yung itsura ng actual unit natin, masasabi naman namin na, well, masaya kami kasi first bahay namin, parang sobrang laki investment to para sa amin. So, ang ganda naman ng unit, satisfied naman kami. Yes, and dito na kami mag-start ng family namin. So, kung umabot kayo sa part ng video na to, siguro naman dapat mag-like na kayo and mag-subscribe, no? At i-click na rin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron kami mga bagong uploads regarding sa aming bahay. And also sa iba pa naming mga videos. So sabi natin kanina, meron tayo nakakatakot at nakakakaba na nalaman during the orientation. Ano ba yun? Unang-una, electricity. Ayun, so wala pa tayong kuryente dito. So bakit siya nakakatakot at nakakakaba? Siyempre, kailangan nating magbayad na. Additional bias siya kapag magpapainstall tayo ng kuryente. So, ang tingin namin, kaya ganun yung ginawa ni Amaya is, ikaw mismo maglakad ng installation mo, plus nakapangalan sa iyo yung linya ng kuryente. And also, pangalawa, kailangan natin ng application ng pang tubig. So, ang provider ng tubig dito is Santa Maria Water District. So, ayun. Unfortunately, hindi nag-assist si Amaya ng application dito na so ikaw mismo maglalakad. So, kailangan niyo mag-leave. Ikaw mismo maglalakad. So, or sabi naman, pwedeng meron kayong authorized person na maglalakad para sa inyo. And pangatlo, meron tayong mga kailangang bayaran sa Homeowners Association. Ayun, tinatawag nilang HOA. So, sa HOA, meron tayong fee na sa amin, in our case, ang 14.25 pesos per square meter. So, itong unit namin is 80. So, parang pumapatak siya ng around 1,000, kulang-kulang 1,300. So, ayun. Dagdag siya ron sa monthly dues nyo sa pagbabayad ng bahay. Pero sa ngayon? Sa ngayon, dahil wala pa yung Homeowners Association dito sa Sector 4A, wala daw munang babayaran. So, ayun. Good thing siya sa amin kasi makakapag-ipon pa kami. Pero bad thing siya kasi walang mag-assist ng application namin for water. Plus yung schedule din ng basura, hindi pa established. Yes. So, ayun ang sabi sa amin, kapag may basura kayo, lagay nyo lang dyan sa tapat ng gate. So, meron namang mga pumipick up na mga staff dito sa... Pero, mas maganda kung inilagay natin sa garbage bag. O, para hindi magkalap ng basura natin. So, abangan nyo yung next na video namin about kung magkano yung aming nagastos sa electricity, sa water, kung ano pa man yung mga home renovations na gagawin namin, pero yung mga maliliit lang para wala kaming construction ban. Okay? So, see you sa aming next video. So, kinakabahan pa kami.